Kung bumibili ka ng bagay sa grocery, sa supermarket o sa department store o kahit man lang online, tsak, matutuwa ka sa video natin na to. Sa ating episode ng Random Product Review, ating titignan itong windproof gas saving cover. Ano nga ba ito? Mabisa at epektibo nga ba ito? Ito ba ay isang goodbye o goodbye cash? Nabili ko ito sa Shopee sa halagang 39 pesos plus delivery charges. Gawa ito ng aluminum at stainless iron. Meron itong anti-slip grip para hindi dumulas ang inyong mga kaldero at nakadesenyo ito para hindi ihipan ng hangin ang ating apoy. Pagka kasi nakafocus ang ating apoy sa ating niluluto, mas madali itong umiinit dahil walang nasasayang na init. Kapag ang dirty kitchen mo ay nasa labas, malaking tsansa pa na baka mamatay ang iyong apoy kapag malakas ang ihip ng hangin. Kapag bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan yung like at subscribe button para ma-update ka sa mga uploads natin. Ito ang lokasyon ng aking dirty kitchen. Talagang nasa labas ito kaya malakas ang ihip ng hangin. Kapag umuulan at kapag may bagyo, paminsan-minsan ay namamatay pa yung apoy sa kalan. Pinapakita sa bandang kaliwa yung iba't ibang video na ating ina-upload, kung saan sinusuri natin kung yung mga bagay na binibili natin ay naaayon sa kanilang ina-advertise. Tama ba ang laman? Tama ba ang timbang? Tama ba ang sukat? Sa ibang bagay naman tulad nitong windproof gas saver, kung epektibo nga ba siya, mabisa at kung madali ba siya masira. So ganito mga kaibigan kapag nagkukulo ako ng tubig o nagsasaing ng bigas. Para mas simulate kung malakas ang hangin o may bagyo, gagamit ako ng maliit na electric fan para makita natin yung epekto. Ayan, kapag malakas yung hangin, nakikita nyo, malikot yung apoy. Merong mga instance na nakalagay ka sa low fire, gusto mo ng slow cook, namamatay siya pag biglang bugso yung malakas na hangin. So pagpasok sa loob ng bahay, paglabas mo dito ay patay na pala yung apoy, nagsasayang ka na pala ng gas. Yan, paminsan pagka naglalaga ka ng itlog o kaya nagsasaing ka ng bigas, nakalagay ka lang sa low fire, tapos iiwan mo siya. Tapos pagbalik mo, makikita mo wala na palang apoy dahil hinangin. Yan, ito. Hinahanginan ko siya ng maliit na electric fan para ma-simulate na halimbawa may bagyo o malakas yung bugso ng hangin dito. Nakikita nyo, malikot yung apoy. Yung namamatay, sumisindi. Tapos yung dahil malakas yung hangin, nakaka-apekto ito, natatagalan yung pag-init nung niluluto mo. So dito sa setup ko na nasa labas at malakas ang hangin sa lugar namin, mas malakas ang konsumo ko ng gas, ng LPG. Yan, lagyan na natin ngayon ng windproof gas saving cover. Pag binili nyo itong mga kaibigan, pag in-order nyo, may iba-ibang variant siya. Nakikita nyo yung hiwa, yan o yung sa gilid kung saan mo isushoot. Merong iba-ibang variant. Yung sa akin ay limang hiwa, meron ding apat na hiwa, merong anim na hiwa, merong walong hiwa. So ang pipiliin mo yung tugma sa kalan mo, kung apat, kung lima, kung anim, o kung walo yung hiwa na kailangan mo. Tapos magkabila siya kaliwat kanan, kaya syempre dalawa yung ilalagay natin. So ngayon, i-demonstrate ko sa inyo, papakita ko yung electric fan. Hahanginan ko siya para ma-simulate yung malakas na ihip ng hangin at saka pag malakas yung bagyo. So ito yung gagamitin natin na electric fan para hanginan yung kalan natin. So yan mga kaibigan, nakatutok na yung electric fan. Pero tignan mo yung apoy, halos hindi siya nagagalaw. Kasi na-shield, natatakpan siya nung windproof gas cover.
Yan, tignan nyo. Naka-high na itong electric fan pero steady pa rin yung buga ng apoy sa kalan. I-simulate lang natin. Lagyan natin ng takore para kung nagkukulo tayo ng tubig. Tignan natin yung epekto. Ayan, kita nyo yung apoy niya, yung fire niya sa loob, concentrated na concentrated. Kaya mas madali na kumukulo yung tubig na pinapakulo ko. Tapos kahit malakas yung hangin, hindi namamatay yung apoy. So kahit iwan ko lang siya, pasok ako sa loob, malakas ang bagyo, malakas ang hangin, paglabas ko, okay pa din siya. Palitan naman natin, tanggalin natin yung takore na malaki, lagay natin yung mas maliit na kaldero. So ito kapag naglalaga ako ng itlog o kapag nagsasaing ng bigas, yan. Tignan nyo mga kaibigan, kahit naka-high yung electric pan, behave pa rin yung apoy, oh, hindi siya namamatay. Ito naman nung nagsaing ako ng bigas. So, yun, very consistent siya. Pwede mong iwan lang, hindi apektado yung pagluluto mo. So, sa akin mga kaibigan, sa price tag niya na 39 pesos lang plus delivery charges, pasado ito. Hindi lang pasado, panalo pa ito. Napansin ko yung mga niluluto namin o yung pinapainit namin, nababawasan ng mga 10-20%. Mas mabilis siyang naluluto, mas mabilis siyang umiinit. Nagamit ko rin ito ng 8 months bago kinailangan palitan. Ipakita ko yung una kong nabili. So after 8 months, ito na ang kanyang itsura. So ito, sparingly used, okay pa siya. Ito, nadurog na. Pero kahit bumigay siya, wala namang item na forever. Parang bumili ka ng tsinelas o sapatos, hindi naman habang buhay gagamitin mo yon. Siyempre, wear and tear yon. Ito ba naman, araw-araw, sinasalang mo sa apoy na napakainit. 5, 6, 7 times a day. Natural lang na bibigay din siya at some point in time. Sa 8 months kong ginamit ay 240 days. So sa 39 pesos na bili ko sa kanya, parang 16 centavos per day lang ang gastos ko sa kanya. Masasabi ko na yung gastos ko sa kanya na 16 centavos a day, yung value na dinadala niya pagkagamit ko siya, yung mabilis na kumulo yung tubig, mabilis na maluto yung ulam, hindi namamatay pag malakas yung hangin o pag may bagyo, mas malaki yung value added niya kaysa 16 centavos. Kaya panalo ito para sa akin. Hindi ito advertisement o product endorsement. Ito ay isang independent na consumer review. Huwag kalimutan yung like at subscribe na button. Paki-comment down below para mabalikan ko kayo kagad. Paki-share na rin kung natuwa kayo rito.